pastors, Muslim brothers and sisters, Major General Jet Villarmino, Police Superintendent Ernesto Salvador Tagle, Police Senior Superintendent Rafael Benobel, Police Superintendent C.S. Tuno, Mayors of different municipalities, City Councilors, Board Member Charlie Muñoz, DILG Director, ating mga barangay captains, ating Department of Education, ating kaupon pag-selfie-tingkam sa kandunilain ng national offices, representatives sa private schools, ang atong mga opisyales ng membro sa Greater Calbayo Chamber of Commerce and Industry, kung iba pa mga negosyante nga niya na, ang atong lihat taga-banking sector, representatives sa atong socio-civic organizations, kaupulat nato ng atong mga taga-urban poor and poor peace beneficiaries, senior citizens, ang atong mga parakuma o parapagista, representatives dikang sa transport sector, ang atong liwat mga youth representative, ang atong mga scholars, our city department managers as well as the assistant department managers, nangilimutan ko na namang kapika sa namang kinabuhi, my wife Lina, and my family, my in-laws, turong kumupay nga aga sa atong itanan. Sabto nga tuig 2013 at isap nagdesisyon na magpadayon pag-serbi kong mayor siyudad sa Calbayo. Nagkamayada pagpakiana sa nakong kalugalingon. Nangiana kung nano na klase sa deliberato ang akong maihatag sa natong syudad. Nangiana kung may daba karikunan ipagpatuman at pagbabago bisan kung diri ni maging pulat. Nangiana liwat kung may kapaspaa protihiran ang mga ligasiya nga ipadayon ang magupay ng intikangan sa mga nahiuna nga nagdumara sa natong syudad. Nangianak kung may dapat direksyon na natong syudad nga tikain ini. Nangianak liwat kung nano ang kinahanglan sa natong syudad. Agud kumarida kahuman sa pirakatuig ng pagsinuwi-suwi. Yan ang aga na atubang sa iyong tanan tungod sa akong naging baton sining akong mga pakiyana. Ngani, ini nga akong pagsanto ang naghatag sa akong kusog na karauton at responsibilidad na mag-iya ng mag-serve sa akong hinihugma nga syudad sa Calbayo. Sanglit na kuha na akong pasalamat sa iyong tanan pagtambong siniya ng aga. Como local chief executive, usa nga pribilehiyo ang makaupod kamo sini nga akong paghatag kasayuran sa kahimtang sa natong syudad. Upod ang paglaygay sa natong mga nahimo nga angay pa natong himuon. Kung pagpabalikon nato na nakalabay, may nungdung kita nga sani umabot ang punto nga ang Calbayo naging sentro sa komersyo sa ubos na probinsya sa Samar. Ngani, sa mga early 1900s, naging sahop sa diocese ng Calbayo ang probinsya sa Samar ug Leyte. Ini prebo sa preba sa naabot ng impluensya sa natong bungto, diri labahin sa reliyon, kundi sa politika ng ekonomiya. Nagpakita liwat kita kundi intugtog ang kaya maabot sa natong mundo. May kapas kita maging usa
nga competitive city nga manguna sa damong aspeto diri la sa isla sa Samar kundi sa bugos nga rayon. Leadership therefore of our city will always remain a challenge because our city will forever nourish the memory of its glorious past. Let me say it with pride. Ours is a great city with great people. Ang kadatag sa nakalbayog nun, nganaan kung bisan man sino ang naghihingya na mamuno sa natong siyudad, kinahanglan mahibaro sining aton glorious history. For this will not only instill pride in ourselves, but this will also reinforce our trust in our capacity as a people and strengthen our faith on what we have achieved. Adi nakita yan na siningasinsin sandalan, kundiin sa usang pagpitan pa atras, pwede kita bumalik sa estado ng kaluyahan. Pero ada man liwat ang higayon na usang pagbiglang matuntong kita sandalan ngadto sang padayon na pag-asenso. Igintindog na ang mga kinabagong pundasyon sa siyudad, sa mga naglabay nga nagdumara sugad sa nawara na City Mayor Roberto Rosales nga nalimbaso agon maging first-class city ang atong siyudad. Nagpapasalamat iwat kita sa nawara ng Mayor Nining Uy para sa iyang mga proyekto labi na ang pag-abre sa mga kakalsadahan ni Pakanto sa Haragyo Barangay. Diriliwat natin malilikawan ng gigilalaliwat natin an accomplishment ni Secretary Mel Sarmiento labi na sa iyang pag-iya sa siyudad pinaagi sa Manilang Puson na City Development Strategy. He is a visionary leader sa ilarong sa iya liderato na tindong ining Kalbayong Sports Center ang atong Public Transport Terminal, Market Complex, and Kalbayong Convention Center. Yan na nabulig liwatan natong siyudad sa iya inisiyatiba pag-upgrade sa natong airport and hopefully next year mamit na sa Kalbayong Airport ang kategorya na international na standard agung makalanding ang dating aeroplano. Sa diri pala may ang panahon may nakipagkita sa akong usang adagong negosyante may tungod sa nira plano sa nira kumpanya na magbutang simbarko ng mabiyahe ruta ng Kalbayong Cebu. Sering kaniya sa akong ining fast draft na nakantidad sobra 200 milyones kaya bumiyahe Kalbayong Cebu sa sulod la sa upat ngadto lima ka oras. Anuman ang implikasyon sininga madagkong investment sa natong siyudad. Ini usang pagpakita sin pagtapod sa natong siyudad. Usaliwat ini pagpakilala sa potential sa natong siyudad. San iya mamupay ng business climate. Usaliwat ini na pag-uyon sa natong pagdudumar sa natong mga economic thrust and reforms. After all, an economic investment is an investment of trust. Trust is earned. Diri la ini basta ginahatag naging kakarawat. Natuod ako nga we are doing the right thing. That we have established sound business policies. That we are running the city more as a business enterprise rather than as a political unit. I think investors saw this in our city
and the bright future ahead of her. Sanglit mga kasangkayan, tuguti ako niyo na maghatag kasayuran sa kahintang sa natong syudad. Iglaygay ang atong mga nahimo na namayang-angay pa natong himuon. Sa investments and local economy, na naman ang kamutangan sa natong lokal na panekonomiya, labi na ang bahin sa negosyo. Tigang paglingkod ko kumo amay sa syudad, karuyang ko ipebaro sa iyo nga ang sumulod nga investment sa natong syudad umabot sin haros 1.5 billion pesos. Karuyang singon sine ginsusulod nga investment sa natong syudad kada tuig naabot sin harani 300 kabilyon. Base sa datos sa natong business permits and licensing office and gross revenue sa natong mga negosyante naabot sa 300 kabilyon kada tuig. Base niwa sa projection sa BPLO, ining ang datos sa total gross receipts mataas pa sa inarawang na tuig dala sa inlalauman sa pag-abri sa duha nga kaisano malls, no hotel, nga iba pang bagabago nga negosyo. Ngani sa diri pala maihang ang panahon, may tulong ay small hotels ang nag-start operations. Mao ini ang Antonio's Inn, Casa Apostol, Midtown Inn, and Coral Reef sa Barangay Bahay. Ini nga matibaksing adalagan sa atong lokal na ekonomiya, daray ni siya investment confidence. Nanuman ang atong lugang na may pumuli bahay sini sa pagsunod sa negosyo. We have significantly shortened the processing time of permits and licenses. Ginparingon liwat naton ang BPLO pinaagi sa pag-reassign dugang ang mga empleyado para sa nira opisina. We have also instituted deed of undertaking for less urgent requirements as prescribed by the Philippine Tax Academy. In this way, ginpapahalipot nato ng pag-aro permit sa negosyo. On the other hand, we are also refining our local investment code with the end view that the incentives we will provide would draw in more investments in our city. And hopefully, sa tinaraw na tuig, matintog na nato ng investment office ng magpaparikon sa natong investment board. Kahuman sa pinilay tuig 2013, dakuha na akong pagkabaraka nga bangin diri ko mapatuhay ang pagpadalagan sa siyudad sa Galbayo. Kumo at Vice Mayor diri na akong kapartido. Dugang pa ng mayoriya sa membro sa konseho diri liwat na akong kapartido. Dugang pa na akong kabaraka sa nahibaro ako nga nag-meeting sira ngang ginmanduhan sa usanayara nga dako nga leader nga diri aprubahan ang budget sa siyudad sa Galbayo para kuno waray mahimo nga kaupayan si Mayor Ronald Aquino. Ang una natong napitan, ginhampang nato ng atong Vice Mayor, Vice Mayor Diego Rivera, ng mga membro sa konseho, ang siring kusaira, utdunta na yung partido, ang pangat natong kung nano natong mahihimo nga kaupayan para sa siyudad sa Galbayo. Una nato naging pasar ang usang libro ang investment code sa siyudad sa Galbayo na di nag-aagad sa mga negosyante na sumulod ng magbutang sa negosyo sa Galbayo. Ngandida, gintatagan natin sira 5 katuig na diri pagsusuktan sin business taxes. Ngandida sa natin investment tungod sa hingyam natin na mabuligan
ang mga kabataan na namimiling sin trabaho, dida sa naton ordinansa na kaakibat na 80% sa era labor force must be a kalbayon. Handa mo na mga negosyo ang nagbaton sininga atong panawagan. Bahin naman sa edukasyon. Who was it who said that an investment in knowledge always pays the best interest? Sa dako nga panahon nga akon sa takon mga panahon sa akong pagiging vice mayor, naghatagam sa scholarship sa pipira ka estudyante. Bisan gutiay na akong pundo, darasan akong pagtuod na dapat kita mag-invest sa edukasyon sa natong kabataan. Damong sining ako naging scholars, ang nagpaka-graduate, nganya na sa kada tagsa, may edad na sin trabaho. Usa sa ako naging scholars, biring ko ni siya mahingalimtan, kay Sabto 20 akong scholars, ika-21 siya nga nag-apply. Gimbaribdan ko nga dito sa akong opisina, halos maglupa-lupay niya bata, nagtipinangis, kaya iya may kamamatay la sa mga simana ang maundang sila pag-aram. Iyan na, usan na siya na nagtatrabaho sa usang prestihiyoso na bangko sa natong syudad. Akong ipaparayaw, mao si Miss Nila Panoy. Iba natin ng mga naging scholars sa syudad, naging magturundo, inhinyero, magturundo pareho kan Mr. Arvin Ulatong. Ako makakatestify ang halagang po sa buhay siling ang program, especially na yan na, ako na lang yan na, ako na dito sa training, sa experience, sa program. Still, I'm able to graduate with flying honors. So, pinakising ni nagpapasalamat ang palakot tabay sa syudad ang Honorable Mayor Ronaldo Aquino sa pagsuporta at iyabulot na suporta sa siniyang programa na nagpuligan ang mga walay kapas mag-aram. Kaya na actually damo ang tulog mo sa program. Nila kay teachers, may nila nag-work abroad, mga professionals, nagpapakas. Sa ilarong sa naton administrasyon, ginpadako liwat nato na naton scholarship program. Sa pagtikang kong kamayon, may dalag sumbrao sa kagatus ng scholars. Yan ang atuig, may nakita 1,575 ng college scholars. And by 2016, ato ni Moon, na upat kayo po, upat kalibo, ang atong magiging college scholars. May I emphasize that we only provide scholarship to students who do not have grades below 80. This is to ensure that funds will go to deserving but financially underprivileged students. Other than the scholarship programs, I have also worked closely with the local school board to help provide quality education to our youth. In fact, during the past years, I proposed with the Department of Education for the creation of the following high schools which are now in place. Davao Integrated National High School. Happy Valley National High School. Makatingog Integrated School. Sabto pala ang bulan, gintagan natin yung makeshift school building. Ang Malaga National High School, Kaglanipaw Sur Annex. Nga diin na human palaliwatan natin duha ng school room nga ginbutan. Malaga National High School, Peña Annex.
para sa dahon pa ng mga estudyante. Pinaagi sa natin local school board. Naghatag liwat kita sa monetary incentives para sa highest performing schools in national achievement test. Grades 3, 6, and 10. Kung di rin ang nagsasayo, sa pipira katuig, naging number 1 ang siyudad sa Galbayo sa NSAP, nag number 2 sa national, number 1 sa region, and number 2 sa national. And this is to encourage our schools to achieve higher level of excellence. Part of our success can be attributed to the healthy relationship we have with DepEd administrators. Now, Sir Mayor, may nagpupulit or grant sa DepEd Region Cagayan City, kundi una, iyay padayon ang istinagin sa tubang panahon ng nagtatawang budget basis. So, parte naman sa kay Nabas, siya mga bas na nagagamit sa mga eskwilahan. And ang yung sa paring pasalamatan ang pag-atag sa instructional allowance sa mga maestra, kaliin nag-atag siya sa 5,000. So sa hindi niya mga ibulit ni Mayor Aquino para sa DepEd, ang kakalipay, ang tatamod yung utang na buod, kundi rin tungod sa iya, di rin yung maging maupay at ang pagdumarap sa DepEd Division of the Bayan City. So sa inyong Mayor Ronald Aquino, salamat sa inyong ulit sa DepEd. Aaniya na natong taga-DepEd, headed by Schools Division Superintendent, Attorney Phil Almendra, Attorney Assistant Dr. Raul Lagban, taga natin sila sa mausog na palakpakan. Ang padayong liwato natong paghatag assistance para sa repair and maintenance sa natong mga school buildings. Sa panahon sa Brigada Eskwela, naghatag kin assistance sa kada eskwelahan para makabulig sa minor repairs andam sa pagpabri sa bagong mga klase. Karuyang kuliwating sumat sa iyo, nabuhas ka adlaw, magkakamayada kita groundbreaking ceremony para sa construction sa Galbayo City Regional Senior High School for Arts and Design. Kanan syudad na syun ang tunan na pagtutukuran sininga high school sa Tumalon State, Barangay Gargaran. Nakuha natong ini sa kusan akong na-meeting sa League of Municipal, League of Cities, na din gintamungan sa atong DepEd Secretary na makiana sila kung sino ang interesado na magtindog sa secondary high school. Damo ang interesado sa Manila, Malabon, Pasay, Paranaque, Quezon City, pero ang problema nila, hataas ang presyo sa tuna, na ako bilang official sa National Executive Board, nagvolunteera si Ring Kusaira, may tuna kami nga ihatag sa DepEd, pero kondisyon natin kamo ang magtindog sa infrastruktura, nga niya na aton ini titikangan, pinaagi sa groundbreaking ceremony buwas nga adlaw. Sa sulod sining high school complex, na matindog liwat ang usapan dormitoryo para sa estudyante tikang sa magkadunilain na lugar sa Rio Otso nga interesado mag-aram bahin sa arts and design. This school will secure our place in the region as center of culture and arts. Sanglit, kinahanglan pasalamatan liwat naton ang aton mga ikasikal bayugnon na artists, designers, who brought honor to our city. Pasalamatan liwat naton ang aton City Arts and Culture Office, pinanguluhan ni Mr. Jonas Lim, for its untiring effort to promote culture and arts. We are also hopeful that the influx of students
from other areas in Eastern Visayas to study in this regional high school will impact positively on our local economy. Kitaon nato sining regional high school for arts and design and planning. Social services. Usa sa gitatagan importansya sa natong syudad ang health and social services, and we recognize this as a basic right. In fact, Article 25 of the United Nations Declaration of Human Rights states that everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing, and medical care, and necessary social services. Labot sa natong paghatag sa libreng medical check-up, dental services. We also provide free medicines para sa natong mga kabdasanon na kabuntuan. Gintatalinguhan natong na magkamayada Pepsi Supply at Bulong sa natong city pharmacy. Dini sa office ng City Mayor, we augment these services pinaagiliwat sa paghatag sinbulong na waray sa naton City Pharmacy. Nakatay ang pitliwat sa naton syudad sa St. Camillus Hospital sanglit malaksi kita makahatag medical assistance. As much as possible, we don't provide gas para sa mga request for laboratories and medicines. Ang aton ginihimo, we endorse the request to our partner hospital, then we process the payment. In this way, nasisiguro natin na ang pundo may atugod pagbayad sa medical expenses. Through networking and diligent coordination, we were also able to receive monetary grants and other funds for health facility development. Pinaagi sining apundo na paupay naton ang lima na main health centers ng mga TB dots facilities sa mga barangay sa Kapukan, Tinambakan, Ukendo, and Migara. Marikuliwat ang aton health emergency services. In fact, ang aton health emergency response team, together with other teams from the CDRMM, ang tumato sa Tacloban right after it was struck by Yolanda in 2013. The local government unit, through the city mayor, received an award from the Department of Health, not only for our effort, but also for the distinction of being the first local government unit to respond during the aftermath of the super typhoon. Kita ang pinakauna na siyudad na local government unit ang nagresponde sa natong kabuntuan sa Tacloban. Nang munaliwat kita sa natong medical emergency team paghatag serbisyo kada panahon sa may natarang bagyo sa natong syudad o iba pa mga panpanin o sugat sinsunog. Ang natong liwat City Health Office, pinaagi ka Doktora Sylvia de Guzman, ugan iya mga empleyado, nag-conduct 18 basic life support trainings involving 450 participants ng mga barangay health workers ng iba pang membro sa natong komunidad.
ini pagpatuman sa aton emergency preparedness plan ngan karuyag liwatagan atensyon ang aton panalimbaso nga masumpo ang sakit sa filariasis. Last year 2014, our city has achieved a filaria-free status. And because of this achievement, we receive a certificate of recognition. Hasta yan na, we are still filaria-free. Dungan liwat sining aton aktibo nga kampanya kontra dengue, usa sa aton naging higwaos, mao ang paghatag mga nets para igtaon sa bintana, mga portahan sa mga eskwelahan na barangay sa Dagum, Matubato, Igibapa, kundiin hataas ang mosquito larva index. Padayon liwat ang aton monitoring sa mosquito larva index sanglit naghabubo ang kaso sa dengue sininga naglabay ng mga tuig. Naging aktibo liwat ang aton medical and dental missions sa aton outreach activities. Usa sa aton naging outreach activity ang paghatag pneumococcal and flu vaccinations sa mga senior citizens. We have now covered about 80% of the senior citizens in the city since we started this program the year 2012. We have also provided support by funding transportation expenses and purchase of emergency drugs for mass immunization activity done in 2014 for measles, oral polio, rubella vaccinations, wherein we targeted 0 to 59 months. And this program benefited 3,300 children, giving us 80% accomplishment. Anato naman mga medical missions were usually conducted not only by the local government units, but some were partners with other government and private agencies. Pareho sa Rotary Club of Calvayo. Dumuyong liwat ang Armed Forces of the Philippines, Rotary Club of Mandawi. And during these missions, we provided consultations, dental services, medicines, and other health and non-health related services. We have conducted a total of 18 medical missions since 2013. Benefiting more than 10,000 Calvayonians, mostly from far-flung barangays. Last year, we were recipients of Gene Expert Machine from Philippine Business for Social Progress through the DOS. The machine is used to identify multi-drug resistant tuberculosis, MDR-TB. We are very fortunate to have the machine because the cost of this test is between 4,000 to 10,000 pesos per patient. Since the installation of this machine, we have already served about 200 patients. Ginablihan liwat natun ang programmatic management for drug-resistant TB satellite treatment center facility Santo Mayo 2015. Usay ni nga proyekto ang impublikan sa local government unit, Department of Health, ng Philippine Business for Social Progress. And this facility caters to multi-drug resistant tuberculosis, which is a form of tuberculosis that is already resistant to the most commonly used drugs for TB. The treatment for MDR-TB will normally cost about 200,000 pesos per patient, which is why the establishment of this facility will be a great help to the people of Calvayo. Ang sa liwat natin nag-isuportahan mao ang grupo of community volunteers
nga nabulig pag-deliver health services ngadto sa natong mga barangay. Mayada kita yan na 188 nga barangay health workers, 620 nga community health teams, 126 nga barangay nutrition scholars, pagtikang sininga tuig, ang irang ikakarawat o honorario o allowance na 500 pesos at ang inhimo si 1,000 pesos kada bulan. Ang iba mga BHW o BNS na karawat liwan 10,000 pesos kung performance incentive bonus. May adanan bintay o mga volunteers na tagamtam sining binipisyo. Base sa report sa natong City Health Office, may nakitaya na 620 nga community health members who are tasked to give services to the NHTS families with emphasis on 4 P's. They are assigned to track down families who need health services, especially the poorest of the poor. Since 2013, they have already tracked down 5,345 pregnant mothers who needed prenatal services, 1,201 mothers who were advised to deliver in a health facility, and 1,824 mothers with unmet needs for family planning services. Nagatagliwat kita serbisyo bayan sa maternal care, intensified advocacies and activities and improvement of facilities and services nga nagpahataas sa kadamuon sa pagpanak dida sa aton mga birthing facilities. Ang facility-based deliveries nagataas from 15% in 2010 to 50% in 2014. Nagpahamubuy ni sa chance of mortality sa bagong anataw ug ang iroy. Salamat sa natong BIMOG, the Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care Facilities sa tulong nga distrito sa Calbayo, Tinambakan o Ukendo. Gintutangan natin ni sa midwives, nurses, atong liwat kintagan sa supply ng ulong. May daliwat kita anti-rabies program. In fact, we are operating an animal bite treatment center located at the Calbayo City Sports Center. It is the only ABDC in Samar. Sanglindamuhan iya na mumuligan na pasyente diri na sa Calbayo kundi sa harap ni ng mga munisipyo. The ABDC offers free vaccinations to all animal bite cases, be it dogs, cats, or rats. We provide support to the program by providing funds for the purchase of vaccines since the supply of DOHs is not enough for the needs of the facility. Usaliwat ka importante ang pasilidad sa atong syudad mao ang blood bank na ada sa Olfi. Dako ang buling sinibahin sa paghatag dugo kung may da mga emergency cases. Ang atong blood bank catered to about 1,249 patients in 2013 and 1,589 patients in 2014. Ining atuig, I told our city health officer that we will allocate funds to purchase additional equipment and supplies in order to upgrade our blood bank. Indusugliwat nato ng supplementary feeding. The barangays of Carmen, Matubato, Kapukan, ug iba pang barangay sa left and right river and coastal barangays were piloted for the 60-day feeding program. With the reactivation of Nutrition Council,
We hope to combat malnutrition in the coming month. Bahay naman sa social welfare and other services. Sa itong panahon, natong mga senior citizens, kadamaan diri nakatagamtang sa benepisyo ngayon hatag sa natong balao. Ang iradaradara yung tao kung sa lang ang paypay ng papel na pupunong ng ane, nabalik na liwat sa DSWD ng pira kasimana antes makuha tungod kay danay ang iba sa asignatories, muray nila, danay liwat nga ni mawara, nagkakaproblema sila. Sanglit sa paglingkod kong kameo, naghimo kita sa 7,500 senior citizens booklets para magamit nila pagpalit nga makuha nila ang diskwento na ginahatag sa natong balaw. Punto 7 million ang ato na ihatag. May daliwat kita ang mutuary death benefits sa natong mga senior citizens amounting to 3,000 pesos. Naimungs pinaisang sa kabises nagirang mo at usang panimalay sa barangay bahay na duduhala ang kalagasan ng istab na matayan niya asawa ng abisang panlakandila waray nga ni nahibutang sa bawaw sa lumungon sa niya asawa. Sanglit pag-uli naton, nagbutang kita pundo para sa naton senior citizens mutuary death benefits na maihatag man lang pagkape paralit kandila sa naton mga kabuntuan kaganap na nabaya sa aton. And since 2013, the city has already paid out a total of 2.8975 million. May daliwat ang atong CSWDO, mga advocacy program, sugan sa anti-trafficking in person, and other women development programs. Ini para pagputer sa atong kababayanan, especially those living in far-flung barangays, many of whom remain vulnerable. Dili sa City Mayor's Office, padayong yapo na natong paghatag financial assistance para sa natong mga kagdasan ng kabuntuan kung ano ang impact sini ng atong programa, pamatian natong usap sa mga beneficiary. Nataglihat kita burial assistance. Pasigiliwat ang atong ambulance services nga gintataliuhan natong by next year magkamayada kita tulong madugang ambulansya sa mga ating sitwasyon na diri kaya sa syudad ang ginpangaro sa mga nadugaon nangaro buling ginbubulihan yung buligan yung natong pinagi pag-intorso ngadto sa ibang ahensya sa natong gobyerno. Sa Domingo na ka-mayor, sa tuig 2011, kadamong sa nanginanglan sa bulig, pero tungod kayo na itong syudad, waray kapas bumulig si dagpong ang kandidat. Napinsalan nato ng pagharani sa PCSO. Ginhampang nato na nila chairman, anak ko si Ring Sahira, Kalbayog is the third largest city in the archipelago. Pero kadamaan sa mga kablasanon at namatay, di rin man lang nakakatuntong sa ospital. Di rin man lang nakabay sa tulig sa national government. Siling Kusaira, mahatag kami umisina libre, pero tindugi kami umisina sa PCSO. Nga 8 months after, tumindog ang PCSO, and every day they are allocating 80,000 para sa mga less privileged na kalbayog.
pinagi naman sa natong City Population Office. Naghatag kita pre-marriage counseling and family development sessions. Nalusbugliwan kita ang ato sa barangay, agoding tundo and family planning and reproductive health. Pud naliwat sini ang konsultasyon with barangay councils on many concern along responsible parenthood. Ini nga itong dedikasyon kumarawat sa rekomendasyon ang Sabto nga Hulyo 13 ging karawat sa siyudad ang third place city category in regional level of the Rafael M. Salas Population Awards. Labot sa pagpakasal sa City Mayor's Office, may daliwat kita mass weddings na gino-organize. Ang tikang 2013, hasta yan na nagkamayada kita 228 mass weddings. Veterinary services, may daliwat kita programa bahin sa animal production and husbandry, sugat sa libreng artificial inseminations sa natong mga karabaw, kababuyan. Ang atong City Veterinary Office nagkamayada liwat swine, goat, and carabao dispersal program. Usa sa mga flagship programs natin, MAW and Rabies Prevention and Control. Nagkamayada kita mass vaccination, kundi in haros umabot 12,000 na mga ayam ang naturukan anti-rabies vaccine. Nag-organizar liwat kita mga bantay rabies sa barangay na nag-contact liwat kita veterinary medical missions. Padayon liwat ang operation sa natong city pump. Iningatanan, hinihimo natong diri para sa natong alaga, kundi para liwat sa natong seguridad. Infrastruktura. Bahay naman sa infrastructure projects, ini ang mga nahimo para sa tulungan distrito sa Galbayo sa sulod sa naglabayong tulong tuig. Ini ang suma sa pondo kada tuig na ginalukar para sa kada tagsa ng distrito sa Galbayo sa distrito sa Makembo. Sa tumatuig 2013, nagkahing kita haros 17 million para sa infrastructure projects. Sa 2014, kumantidad 5 kamilyon natong inbutang na niya na atang tuig na kantidad sinharos 13 milyones ang total sa proyekto natin na natapos. Ini ang water system sa barangay Useronio, evacuation center sa barangay Ubo, rehabilitation sa Pagsangan Bridge, hanging bridge sa barangay Talahiban, sa Tufino, barangay Baha, footbridge sa barangay Rojas, riprap sa barangay Lungsog, concreting sa Dinagan, Mabini, Rizal, ug iba pa. Ang ato naman ongoing projects sa Kendo District na himutang sa 21 milyones ka pesos. Ang iba sini para sa rehabilitation sa Pilar Road, samtang ang iba pundo sa rehabilitasyon sa Kendo Municipal Hall kung heritage site. Nga na iba rehabilitation sa Dawu, Bayo, Makatingog na kalsada. Para sa distrito sa Tinambakan, sa tumatuwing 2013, naggahing kita sa kapilyon para sa River Control Breakwater Project. Yan ang 2015, naghatag kita pundo kantidad 16 kamilyon ini ang atong completed projects para sa distrito sa Tinambakan. Flood control, barangay Danaw, water system sa barangay Maginoo and Cagnipa, evacuation center sa barangay San Joaquin, hanging footbridge sa barangay Muntong, duha high school classroom sa barangay Peña ng Caglanipaw, reblocking sa Salhang Tumaligis Road, improvement sa Namampakang Salhang Road section. And aton ongoing projects for Tinambakan District include phases 1 and 2 sa Malahaw Tourism Development Project na kantidad haros 20 milyones ka pesos.
para sa Calbayog District. Umabot sin 16.3 million ang atong ingahin na pundo sa tuig 2013. Put sini ang drainage project sa barangay San Policarpo, water system sa barangay Bigara, punliwat sini ang pagpakaupay sa Julio Cardinal Rosales Plaza na nagpapasalamat kit sa atong Bishop Isabelo Vargas sa iya pagtugot na atong pangupayon bilang partner sa atong syudad ang Diocese San Calbayog. Gintuhay natong ang itsura sini ng atong gimbutangan o biyagan para sa atong mga kabataan. Yan na, gintauran natong sindako ng LED TV para maghatag dugang ng lingaw ng impormasyon sa atong mga park goers. Ini nga naging impact sini ang proyekto sa atong mga ikasikalbayon. Matawang